May tatlong special angles. We have the 30 degree, 60 degree, and 45 degree angles. Ang tanong ay, posible bang mahanap ang measure or exact value ng sine 30 degrees, sine 60 degrees, and so on without using any scientific calculator? Ang sagot ay, yes. Posibleng mahanap yung mga yan gamit ang concept ng 30-60-90 special right triangle theorem. Diba, sa 30-60-90 triangle, alam natin kung ang opposite ng 30 degree angle ay measure na 1, ang hypotenuse ay magiging 2, tapos ang longer leg ay magiging the square root of 3. Now, gamitin natin ang trigonometric ratios ng 30 degree angle. So, yung primary trigonometric ratios ng 30 degrees ay sine 30, cosine 30, and tangent 30 degrees. Gamit ang SOHCAHTOA, ang sine 30 degrees ay opposite over hypotenuse. Ang opposite ng 30 degree angle ay 1 at ang hypotenuse ay 2. In short, ang exact value ng sine 30 degrees ay 1 half. Okay, magiging 1 half yun. Next, for cosine 30 degrees, gagamit tayo ng ka. So that is adjacent over hypotenuse. With respect to 30 degree angle, ang adjacent side natin ay square root of 3 over. And that's it. Ang cosine 30 degrees ay the square root of 3 over 2. And for tangent 30 degrees, opposite over adjacent. That is 1 over the square root of 3. Kaso hindi tinatanggap yung square root of yung mga radical sa denominator, di ba? Kaya yan ay irrationalize natin. Kapag nirationalize yan, magiging the square root of 3 over 3. So that is the exact value of tangent 30 degrees. Now, for the trigonometric ratios of 60 degree angle, uulitin lang natin yung process. So, sulat natin yung primary trigonometric ratios ng 60 degree angle. We have sine 60, cosine 60, and tangent 60 degrees. Same process. Sine 60 is opposite of 60, that is square root of 3, over hypotenuse 2. And that's it. Yun na ang exact value ng sine 60. And for cosine 60, same process. Ito ay magiging 1 half. Tangent 60, same process, ito ay magiging opposite over adjacent, that is the square root of 3 over 1, or simply the square root of 3. Okay, now for the 45 degree, for the trigonometric ratios of 45 degree angle, gagamit naman tayo ng concept ng 45-45-90 special right triangle theorem. So, ito yan. So, alam natin, sa 45-45-90 triangle, yung dalawang legs ay equal. Kaya kung 1 ito, 1 din yun. At ang magiging length ng hypotenuse ay the square root of 2. So ulitin natin, primary trigonometric ratios this time ng 45 degree angle. Sine 45, pipili ka ng reference angle kahit sino sa kanilang dalawa dahil 45 degree naman pareho yan. So piliin natin to. Sine 45, opposite is 1 over the square root of 2. Simplify natin yan, rationalization. That becomes square root of 2 over 2. For cosine 45, you have adjacent over the square root of 2. Simplify natin, magiging square root of 2 over 2 din. And lastly, for tangent 45, we have 1 over 1, or simply 1. So, yung tangent 45 ay napakadali. Pinakamadali ito. Tangent 45 is simply 1. At this point, i-share ko naman sa inyo yung personal technique ko kung paano ba i-memorize ang table na ito ng mabilisan. Ang kailangan ko lang gawin ay i-memorize itong first row na sine 30 is 1 half, sine 60 is square root of 3 over 2, sine 45 is square root of 2 over 2. Bakit? Napansin ko kasi na itong dalawang to ay parehong-pareho. Ibig sabihin, kung alam ko ang sine 30, alam ko na rin ang cosine 60 degrees, di ba? And syempre, tulad doon, ito rin, kung alam ko na ang sine 60, alam ko na rin ang cosine 30 degrees dahil magka-cross lang yung dalawang yan. And para sa sine 45 at cosine 45, they are just equal, di ba? So, paano naman po yung tangent 30, 60, and 45? Kukunin ko lang yung numerator ng sine 30 at numerator ng cosine 30. So, that is 1 over the square root of 3. Eh, denominator ko ay radical.
Irrationalize ko lang yan. Magiging square root of 3 over 3. So, tangent 60, ganun din. Magiging square root of 3 ang numerator, denominator 1. That is square root of 3 over 1. Kaya square root of 3 yan. And for tangent 45, magiging square root of 2 over the square root of 2, which is equal to 1. Papaano naman yung secondary trigonometric ratios ng special angles na yan? Alam na natin to, di ba? Kailangan lang natin kunin yung reciprocal ng sine, cosine, and tangent. Kunwari, reciprocal ng... you are interested to determine the exact value of cosecant 30 degrees. So, kukunin ko lang yung reciprocal ng sine 30. Yung 1 half magiging 2 over 1 or simply 2. So, lahat ng yan ay ganun lang ang gagawin ko. The following numerical expressions without using calculator. Kaya dapat memorize natin tong table na to. Ngayon, dahil tayo ay nagme-memorize pa lang, nilagay ko na yung table dito para agad tayo makasunod. Okay? So, what is sine 30 degrees minus tangent 45 without using calculator? Okay, substitution lang yan. Sine 30 is 1 half. Yan ay lagi lumalabas. Sine 30. 1 half yan. Tapos yung tangent 45 ay 1. Kaya yan ay magiging 1 half minus 1. 1 half minus 1 when simplified is negative 1. And that's it. Pwede nyo i-check gamit ang scientific calculator ninyo o kaya yung application na dinownload ninyo sa inyong cellphone. Next is tangent 30 degrees times cosine 30 degrees. Ang tangent 30 degrees ay square root of 3 over 3. Tapos yung cosine 30 degrees naman ay square root of 3 over 2. Pag-multiply natin yung dalawang yun. And when we multiply expressions that involve fractions, diretso lang, di ba? Numerator to numerator, tapos denominator to denominator. Let's go. Square root of 3 times square root of 3 is square root of 9 or simply 3. Tapos yung denominator magiging 6. Yan ay magiging 3 over 6. When simplified, gives us 1 half. And that's it. Third example and fourth example. We have cosine squared 45 degrees plus sine squared 45 degrees. Hayaan nyo lang yung square na yon. Ang sabihin lang niyan ay i-square mo yung value ng cosine 45. Ang cosine 45 at sine 45 ay equal lagi, di ba? Sila ay parehong square root of 2 over 2. So, yung square root of 2 over 2, square natin pareho. Tapos kunin yung sum. Okay, first term, square root of 2 over 2 when squared gives us 2 over 4. Pati ito, 2 over 4 din yan. Kaya yan ay magiging 2 over 4 plus 2 over 4. Pareho denominator, copy the denominator 4, tapos add yung numerator. Yan ay magiging 4 over 4. And syempre, yan ay 1. Last example, second 45 degrees times cotangent 30 degrees. Kapag ganito na secondary trigonometric ratios ang involved, kunin nyo muna yung reciprocal ng second 45 degrees. Reciprocal niyan ay cosine 45 degrees, di ba? Ang cosine 45 degrees ay square root of 2 over 2. Kunin mo yung reciprocal ng square root of 2 over 2. Yun ay 2 over the square root of 2. Tapos rationalize mo, magiging 2 the square root of 2 over 2. Makakancel yung 2, may iwan ay, ayan, square root of 2. So, square root of 2 ito. Mumultiply mo yan sa cotangent 30 degrees. Ang cotangent 30 degrees ay may reciprocal na tangent 30 degrees. Ang tangent 30 degrees ay square root of 3 over 3. Kunin mo yung reciprocal nun, yun ay 3 over the square root of 3. Rationalize mo, magiging 3 the square root of 3 over 3. Kaya yung cotangent 30 degrees ay magiging square root of 3 lang. So, ito ay magiging square root of 2 times square root of 3 lang. Yan ay magiging square root of 6. And that's it. Goodbye and thank you.